Hello guys, hello sa lahat ng mga subscribers natin dito. This is a sad video for everybody, but probably hopefully not just sad, but also enlightenment or giving hope. Kasi tackle natin yung ibang mga topics about this COVID-19 na inaharap ng Philippines and the whole world. Let's say the whole human race. Grabe, no? Isang magandang hope na narinig natin as of the moment is yung nangyayari nga dun sa Wuhan, sa China, at sa mga friends din natin sa Singapore, no? Sa Macau, narinig natin na mababa na ang tinatamaan ng disease na yan. And also, yung rate ng mga gumagaling ay pataas na. So, it's scary as of the moment kasi ganito yung nangyayari sa Manila. Tayo na ba yung tinatamaan? Tayo na ba yung tinatamaan ng ganito ngayon? Siguro marami tayong mga hindi na pagdesisyonan kagad. May mga naisip na ako na pwedeng maging solution, no? Eh, hindi naman ako sa nagmamagaling, pero siguro dapat lang na unahin natin yung mga maliliit lang na bagay, no? Yung lockdown na yan is really sinasabi ko na yan noon pa na they should do it as early as possible. Agahan, no? At yung lockdown na yan ay talagang maging disiplinado yung mga Filipinos, no? Yung as much possible talagang malayo sila sa isa't isa para ma-determine, no? Kasi nga medyo mahirap, napakadelikado ng asymptomatic niya na hindi mo malalaman kung may sakit na yung tao or carrier siya, whatever, no? Masyadong scary. Sabi nga nila, talagang kailangan natin magdasal, no? Para sa protection ng tayo ng creator natin. Ayan, so anyway, meron lang ako mga maliliit na suggestions para sakali lang na makatulong, no? Yung lockdown na to, I'm suggesting na buong Pilipinas, walang papasok, walang lalabas ng bansa, as in zero. Kasi yun lang paraan eh. Kasi kung maalala nyo noon na hindi pa na pinalock natin yung ibang mga bansa na medyo malala, mababa pa talaga yung mga pumapasok sa atin. And sad to say na dapat hindi lang 2 weeks ang quarantine ng mga dumarating. I don't want to torture them or anything, pero siguro dapat mas mahaba. 2-3 weeks, 3-4 weeks sana. Kasi bigla eh, hindi natin masabi na meron pala o wala pala. It's so sad na medyo mahirap yung bansa nga natin dahil hindi natin agad mabigyan ng support. Ito ay hindi problema lang ng Manila, LCR, or Bacol, Luzon. No. Buong Pilipinas to, guys. Dapat talaga makontain natin to, ma-stop natin to. Tumigil na muna tayo. Let's stay in our own houses. Kung meron tayong chance na kung konti lang yung supply natin, tipid tayo, no? And yeah, laws about the companies, yung mga mawawala ng tourism or what, yung mga definitely is going down. Pero what, anong use nun kung sinabi na dati na yun daw dating ng mga turista sa Pilipinas? Oh my God, pati paiisipin nyo na ganun din pag may isa nakapasok dyan, baliwala din lahat, wala na rin pupunta dun sa lugar, may ghost town din yan, what, no matter what, no? So babaliwala. So why not kung buong Pilipinas ay lockdown natin muna sa anybody coming in, pag na-cure na natin lahat ng mga nasa atin, palipasin pa natin ang ilang pang buwan. No, siguro sabihin natin na 2-3 more months hanggang mag-subside lahat ng mga bansa na meron. Kasi once na may makapasok na naman na isa, ganoon na naman. Remember, we started with 1-3 persons na meron. Pero, yan, ngayon,
by 40s na, by 50s na, magkakaroon sa atin. And definitely, aakyat pa yan. Aakyat pa yan. It will always multiply. Kaya, dapat madelay na agad natin yung pag-multiply niya, yung pagtaas ng dami na magkakaroon niya. So, ingat-ingat tayo, guys. Ito yung mga isang naisip ko, no? Yun, una, yung lockdown na yan ay dapat more than around 2 months. And not just NCR or Luzon, buong Pilipinas. Okay, ano po pa yung isa na overlook natin ngayon? Yung bills na sinasabi, no? Of course, yan yung isa sa mga worries ng mga tao. So that's why they try to work. Kasi yung mga bills, paano mababayaran, etc. At kinansin na lahat ng classes, so hindi na siya masyadong problema. I suggest, no? Itong bills na to, for 1 month, kasi 1 month daw yung lockdown, hindi natin, kasabi kasi ng Meralco, hindi sila maniningil ngayon. But of course, they should not, no? But pa rin sila maniningil sa tao. Ang dapat gawin nila, para sa suggestion ko lang, hindi nila sisingilin yan next month, kasi yun ang sabi nila, next month daw nila sisingilin. So so ibig sabihin, 2 months time magbabayad next month. Hopefully, ang suggestion ko lang sa bills na to, water, electricity, and rent, kung may mga nag-rent, no? Hopefully, yung sa mga nagpaparenta dyan, yung 1 month na rent, i-divide nila, or 1 month na konsumo ng kuryente, tubig, i-divide nila sa 12, at idadagdag nila sa monthly na babayaran. Pag binayaran mo yan next month, iyak pa rin, no? Hindi kakayanin ng Pilipino yan. Dapat, divide nila yan sa 12, and then, halfingin yan sa every month. So, halimbawa, ano bang pinakamas? Halimbawa, 12,000 ang rent, ang bill mo sa kuryente. Diba? Halimbawa, 12,000. Ibig sabihin, 12,000 ang bill mo sa kuryente. Next month, 24,000 yung mabayaran mo. Dapat yung ganun. Yung 12 na yan, divide sa 12, so 1,000. Next month, kung 12,000 yung bill mo sa kuryente, magiging 13,000 na yung mabayaran mo. And next month, kung 10,000 plus 1,000 ulit, pabayaran mo na ang 11. So, parang gano'n, no? Yung isang suggestion ko. Hopefully, makatulong yon, no? Maisip din ng mga companies na to sa tubig, kuryente, at even sa rent. Sana maisip na nagpaparenta to para makatulong din sila at hindi nga mag-isip yung mga tao na magtrabaho for that. Isa pa sa naisip ko din na solution is, sa bahay to, na yung mga medical personnel natin, no, dapat dito sa mga area, no, na tulad yan sa mga checkpoint, lagyan na sila ng sarili nilang lane, no, mga media. Sino pa ba yung mga nag-work? Media, medical personnel, ano pa? Wala na, no? Aros sila na lang. So, bigyan sila ng sariling lane. Abawal, right, mostly. Sa bangko din pala, no? Sa bangko, sa grocery persons. Yeah, yung karamihan naman sa iba na walang sasakyan, no? Na sa grocery, dapat yung isa sa mga managers or the company itself, kung wala naman sa government din, marami pang mga vehicles dyan na pwedeng gamitin pang ikot dun sa mga naka-assign. At magandang suggestion yun na parang 1 week ba or 2 weeks, no? 1 week, isang personnel lang ang assign ng paulit-ulit para hindi lahat ay ma-affected nung virus. So, wow, 7 days ka, one whole week ka dito magtrabaho, or 2 weeks ka magtrabaho, next week yung isa naman 2 weeks, parang gano'n. So, magandang suggestion din yun. Mga simple suggestions pa lang, no? Malaking bagay siguro yun kung pero let's be serious about this, guys, yung disiplina natin, no? Kasi talagang yun, make or break yan ng isang bansa. Sabi ko nga, we've been in different countries na grabe yung disiplina. Pero maunlad siya, no? Stricto sila, pero maunlad. Maunlad na bansa. Huwag natin pairalin yung mga utak talangka natin ngayon, ha? May mga ganyan, mga Pilipino. Tanggalin muna natin sa sistema natin yan. Alam na natin na
na ito lang yung paraan para mag-survive tayo sa challenge na to. Bawat country ay na iba-iba yung way para matalo itong virus na to. And huwag natin gawin na dahil sa kakulitan natin eh lumala yung situation, okay? Yung mga dahilan ng mga magulang, eh gusto maglaro ng mga bata sa labas eh, yung mga gawa ko, huwag ganun guys. Igilan na natin yan, yung mga ganung klaseng dahilan. Lalo na yung mga kabataan na rally-rally pa kayo dyan, no? Na hindi mo nyo na naiisip na bawat paraan talaga, kailangan talaga natin maging disiplinado tayo. Sabihin natin na yan, may mga supplies, so sige, paano naman yan ibibigay pag hindi tayo disiplinado? Diba? Magkaagulo na naman ang Pilipinas, no? Pagbigay ng mga supply na yan. And please lang, let's give, no? Let's give para dun sa mga tao na nangangailangan. Kung sino po yung may chance na magkapagbigay, you coordinate with people who will give it really, no? Directly. Please lang po, yung mga may mga masasamang iniisip pa na mapagsamantala pa sa panahon ngayon, tigil na po natin yan, guys. Dahil wala talaga maganda yung dudulot siya. So, that's all guys. Ito lang po yung mga sasuggest ko. And syempre, a lot of prayers. Yung talaga kailangan natin. Ay, wala tayo, isa lang tayong tuntok dito sa mundo. Wala tayong kapangyarihan dito. Diyos lamang ang kaya natin sandigan sa lahat. Wala tayong ibang masandalan. Okay? We pray for this, guys. Okay? Thank you very much. And sana may makatulong ng konti yung mga suggestions.